Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, January 9, 2023. At ngayon po ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At syempre, January 9, kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Muli, para sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 42, verses 1 to 4 and verses 6 to 7. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. May hinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi ibabaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairali ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa Quirino Grandstand, kung saan tayo po ay magtitipon-tipon para sa banal na misa na pamumunuan ng ating pong Cardinal Jose Advincula para sa kapistahan ng Itim na Nazareno. At ngayon po ay pagdiriwang din ng pagbibinyag ng Panginoon sa Ilog Jordan. At dito po ay pinapaalala sa ating kung ano ang misyon at kung sino nga ba si Jesus ang Poong Nazareno sa atin. Siya ang bugtong na anak, ang minamahal na anak ng Panginoon na naparito para iligtas tayo. Hindi para parusahan, kundi iligtas tayo. Bagamat si Jesus po ay talagang nakiisa sa atin, pagiging tao, hindi man kailangan na bindisyonan pa, pero sumunod siya ayon sa kasulatan, ayon sa pamamaraan para maipakita nga sa mga tao na ang pagsunod, yun ang higit na mahalaga. Kaya nga ang tema din ng pagdiriwang ngayon, no, ng kapistahan ng Itim na Nazareno, higit na mapalad ang taong nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nawa, sa pagdidibosyon natin, mas bigyan natin ng iba yung pagninilay ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, at hindi lang basta maiwan sa debosyon o pagpoposisyon. Nawa ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumaatin pong lahat. Maligayang kapistahan po ng Itim na Nazareno.